ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, itinaas na ang alerto ng pulis at militar sa buong Mindanao at Metro Manila. Kasunod po ng madugong pagsabog sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City, Linggo ng umaga. 4 ang patay habang 50 ang sugatan sa insidenteng pinaniniwala ang kagagawan ng dayuhang terorista. Nagpapatrol, Rafi Santos. Alas 7:14 Linggo ng umaga, isang improvised explosive device ang sumabog sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City. 4 ang patay at 50 ang sugatan. Nangyari ang pagsabog habang nagmimisa sa unang linggo ng Christmas Advent at sa gitna ng paggunita ng Mindanao Peace Week. Ayon sa AFP, 3 ang dead on the spot at 1 ang namatay sa ospital. 42 naman ang sinugod sa may Pakpak Medical Center habang 8 ang dinala sa infirmary clinic sa loob ng MSU campus. Isa sa dumalo noon sa misa ang 21 anyos na estudyanteng si Chris Jurado. Nakafocus lang po sa sa mawali ng pare. Tapos nung first reading na po ng pagbabasa, bigla na po may sumabog ba? Biglaan na po talaga. Tapos nagstakbuhan po ang lahat. Tapos yung iba, yung pagbilingin ko sa likod, yung iba, nakahiga na sila sa kinundi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsabog na anyay kagagawa ng mga banyagang terorista. Nakiramay din siya sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa komunidad na tinarget sa anyay pinakahuling pag-atake sa kapayapaan. Agad niyang niyuto sa pulis at militar na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga sibilyan at apektadong komunidad. Magpapadala rin anya doon ng madagdag na tauhan. Tiniyak rin niyang tutugisin ang mga salarin at aabutan ng tulong ang biktima ng pagsabog. Kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner na bukod sa local terrorist groups tulad ng Maute Group, Abu Sayyaf at Daula Islamia, tinitignan na nila ang anggulong may banyagang may kinalaman sa pagsabog sa MSU. There are indicia of foreign element here which we are looking into. Our law enforcement operations on both sides will continue unabated. And in accordance with the President's statements, we shall leave no stone unturned in order to root out the perpetrators of this heinous crime. Tinitignang motibo ang pag-resback ng ilang teroristang grupo sa militar. Nito lang Biyernes, napatay sa enkwentro ang 11 miyembro ng Daula Islamia, kabilang ang leader nitong si Abdullah Sapal sa Dato Hofer, Maguindanao. Patay din sa enkwentro sa Basilan nitong Sabado si Mundi Sawadjaan, ang Abu Sayyaf leader na umanay utak sa Holo Cathedral bombing noong 2019. Dahil nga dun sa mga sunod-sunod na operation natin against the terrorist groups in the whole area of Western Mindanao, dito sa Maguindanao, sa Lanao, and dito sa Basilan, maaring retaliatory attack yung nangyaring kaninang umaga. Agad na bumisita at kinumusta ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. ang mga sugatan. Nagpaabot din siya ng ayuda. Sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba, nakalabas na. Yung mga daplis lang ang sugat. Nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti lang yung sugat. Nakauwi na rin yung iba. Sinuspindi na muna mga klase sa MSU at nagdagdag na mga magbabantay sa campus. Sinabi rin ng universidad na nakikipagtulungan ito sa imbestigasyon ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. May nakikita ang pagkakalintulad ng mga otoridad sa pagbomba sa MSU ngayong araw sa Holo bombing noong 2019, pero tumanggi muna sila magbigay ng detalye. Matatanda ang natukoy ng mga otoridad doon na suicide bombing ang nangyari na kinamatay ng 20 at kinasugat na higit 100 tao. Sa paunang pagsisiyasat ng PNP, may nakuhang bomb fragments sa crime scene ng Soko sa Marawi City. Indikasyon na gumamit ng improvised explosive device ang mga salarin. Our explosives and ordnance unit from the Philippine National Police and from the Armed Forces of the Philippines conducting a post-blast investigation
initially gathered the fragments of a 60-millimeter mortar. The Philippine National Police has put on red alert status all our police regional offices in Mindanao, and also to include a heightened alert here at the National Capital Region. Ayon pa sa PNP, asahan na ang mas maraming checkpoints sa Mindanao at Metro Manila sa mga susunod na araw. Magtitipon sa isang command conference sa Marawi City ang liderato ng AFP at PNP sa Lunes para balangkasin ang mga susunod na hakbang. Rafi Santos, ABS-CBN News. Kinondena ng ilang opisyal ng gobyerno ang pagsabog sa Marawi City kaninang umaga. Para kay Vice President Sara Duterte, malinaw na gawain ito ng mga duwag. Nananawagan siya sa lahat na maging mahinahon habang iniimbestigahan ang insidente. Tiniyak naman ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. na nakikipag-ugnayan sila sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para makapag-abot ng tulong sa mga biktima ng pagsabog at kanilang mga pamilya. Nananawagan din siya ng pagkakaisa para hindi na maulit ang ganitong insidente. Giit naman ni Senate President Miguel Zubiri, dapat mabusisi ang lahat para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng nasawi at maibalik ang kapayapaang pinaghirapang makamit sa Marawi sa loob ng nakalipas na 6 na taon. Tiniyak din ni House Speaker Martin Romualdez na nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa mga ahensya ng gobyerno para sa maagap at komprehensibong tulong sa Marawi. Nangako siyang magbibigay ng mabilis at pangmatagalang ayuda sa mga apektadong komunidad. Handa rin ang Kamarang magpasa ng mga batas na makatutulong sa pagbangon ng Marawi. Nangako naman ang Bangsamoro government ng suporta at pakikipagtulungan sa imbestigasyon para mapanagot ang mga may sala. Nanawagan ito sa lahat na maging mapagmatiyag at agad ipaalam sa mga otoridad ang mga kahinahinalang tao o pangyayari sa kanilang lugar. Tiniyak naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na nakikipag-ugnayan sila sa pulis, militar at lokal na pamahalaan para mapanagot ang mga teroristang nasa likod ng pagsabog. The degree of the damage and also the casualties and the number of deaths, I would really say that this is a terrorist attack. Let us not mince words here. Isang patay at 4 ang sugatan sa 7.4 magnitude na lindol na yumanig sa Surigao del Sur at ibang bahagi ng Mindanao. Maraming bahay, tulay at ibang estruktura pa rin ang napinsala habang matinding takot ang nararamdaman ng mga apektadong residente. Live mula sa Bayugan, Agusan del Sur, nagpapatrol Rafael Busano. Rafi, patuloy pa bang nakararanas ng aftershocks dyan? O Alvin, mula ng yanigin ng 7.4 magnitude na lindol, pasado alas 10:30 kagabi itong Eastern Mindanao ay halos na sa 1,000 aftershocks na ang naitatala ng FIVOX. Kanina nga sa ating pag-iikot ay patuloy pa rin nating nararamdaman, no, yung pagyanig ng lupa. Pagsapit ng 10:30 ng gabi ng December 2, sabay-sabay na nag-aluga ng mga CCTV sa pagtama ng 7.4 magnitude na lindol sa Eastern Mindanao. Sa isang kuha ng CCTV, kitang nagliparan ang napakaraming ibon sa iba-ibang direksyon matapos mabulabog ng pagyanig. Ang ambulansya naman ng disaster office halos tumagilid na sa tindin ng pagyugyog. Sa isang convenience store, nagtumbahan ang maraming paninda. Kaya ramdam pa rin ang takot sa boses ng trabahador nitong si Arnel. Natakot, tapos hindi mo kasi alam eh. Mas mabuti pa yung bagyo kasi malayo pa, alam mo. Pero yung lindol, biglaan. Hindi mo alam kung kailan o saan. Ang malakas na lindol sinundan ng tuloy-tuloy na aftershocks sa buong araw. Bandang alas 2 ng hapon, habang kasama namin ang tauhan ng City Disaster Office sa kanilang opisina, bigla na lang silang nagsipagsuot ng helmet dahil muling naramdaman ang pagyanig. Aftershocks pa rin yun, sir. Parang expected yata months pa yung mga aftershocks natin. Yung lindol kasi, sir, is
unpredictable kasi yan. Dapat, kung hindi naman tayo magpapanik, duck na lang tayo at cover and hope, pero parang hindi na yata yan ma-apply pag magpanik na tayo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang paggalaw ng Philippine Trench ang sanhi ng malakas na lindol sa Eastern Mindanao na may epicenter sa 30 kilometers northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Naramdaman ang intensity 7 sa Tandag, Surigao del Sur at intensity 6 naman sa Bislig. Pero ayon sa ahensya, ang lindol kagabi ay hindi konektado sa 6.8 magnitude quake sa Sarangani noong November 17. Quake has nothing to do with the earthquake last night. So magkaiba po yung generator noon. The one that generated the earthquake in November 17 is the Cotabato Trench. Kagabi is the Philippine Trench. Hindi po stress transfer yung nangyari dito. Magkalayo po yan. Stress transfer happens only sa faults na magkakalapit just few kilometers apart. Dito po magkalayo po yung Cotabato Trench and Philippine Trench. Ilang minuto matapos ang pagyanig, agad naglabas ng tsunami warning ang FIVOC sa probinsya ng Surigao del Sur at Davao Oriental, kaya agad lumikas ang mga residente. Sa videong kuha ni Kim Fernandez, agad nagpulasan ang mga tao papunta sa mas ligtas na lugar. May mga pasan-pasan pa ang kaanak, bit-bit ang mga anak, habang marami ang pinagkasya ang mga sarili at mga gamit sa sasakyan. Bagamat nakapagtala ng tsunami wave sa ilang lugar, ang magandang balita ay wala sa mga ito ang lumampas sa isang metro. Kaya pasado alas 3 kaninang madaling araw, kinansela ang tsunami warning sa coastal communities. Sa mga larawang kuha sa Hinatuan, kita ang matinding pinsalang idinulot nito. Hindi sinanto ng lindol mapa konkretong bahay man o gawa sa light materials. Bumagsak din ang bubong ng isang gym habang nagkabitak-bitak ang isang tore. Ipinag-utos na ng NDRRMC ang lahat ng member agencies maging ang mga regional disaster offices na mag-monitor at palagi ang magpadala ng update. Naka-red alert na rin ang Office of Civil Defense sa Davao Region at Caraga. Alvin, patuloy na inaabisuhan ng FIVOC ang publiko na manatiling naka-alerto, lalo't ang mga aftershocks ay pwede pa rin maranasan ilang araw hanggang ilang linggo mula nang mangyari ang mismong lindol. Alvin. Naapektuhan ba yung mga power lines, Rafi? O hindi naman? Kagabi, Alvin, matapos nga ang yanigin ng lindol, no, ay nagkaroon ng power outage. Pero sa ngayon, nakikita natin ay nanumbalik na yung supply ng kuryente dito sa Bayugan City, maging doon sa Butuan. Alvin? Maraming salamat, Rafael Busano. Patay ang isang buntis na nabagsakan ng gumuhong pader kasunod ng pagtama ng napakalakas na lindol na yumanig sa ilang lugar sa Mindanao at pati na sa Visayas. May mga nasugatan din at meron pang mga hinimatay sa gitna ng pagyanig sa iba't ibang panig ng Mindanao. Nagpapatrol, Charmaine Awitan. Doble dagok ang dala ng 7.4 magnitude na lindol sa pamilya Hemarino na taga Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Patay ang 30 anyos na si Kenneth Joy Hemarino na dalawang buwang buntis pa naman. Ito'y matapos siyang mabagsakan ng gumuhong pader. Sugatan din ang kanyang asawa at anak. Kwento ng kapatid ng biktima, balak pa sanang sorpresahin ni Joy sa December 8 ang kanyang mister at sabihing buntis na siya. Pero sa kasawiang palad, ay dinaklarang dead on arrival sa ospital ang buntis. Napuno ng takot ang mga miyembro ng Rover Scouts ng Agusan National High School kasunod ng pagtama ng 7.4 magnitude na lindol alas 10:37 kagabi sa Eastern Mindanao. 250 Rover Scouts ang lumalahok noon sa encampment na agad na palikas sa takot. May mga estudyante pang hinimatay. Pero matapos malapatan ang paunang lunas, agad silang dinala sa ospital. So naman din, you run out din. Linog din kayo, then after sa linog is... Kwento ng estudyanteng si John, lumakas ang pagyanig at nag-brown out. Pagkatapos ng lindol ay agad silang lumabas at sinuri. Habang isinagawa ang panayam kay Kulima, naramdaman muli ang pagyanig. My God. Isa lang, quiet lang. Duck. Down. Patulita kayo, nag-pusting. Ditorta, ditorta. Sa safe place, please.
Sa Butuan City, agad pinalabas ang mga pasyente sa pribadong ospital dahil sa paglindol. Sumabay pa sa lindol ang sunog na narespondihan ng mga bumbero. Siniguro ng ospital na ligtas ang mga pasyente. Sa kalsada, pansamantalang dinala ang mga pasyente na bumalik din sa ospital nang humupa ang sitwasyon. Samantala, katatapos lang mag-perform ng bandang Itchy Worm sa isang paaralan sa Butuan City sa pangunguna ni Jugs Jugueta nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Kaninang umaga, agad nagsagawa ng inspeksyon ang Office of the Building Official ng lokal na pamahalaan ng Butuan City sa mga malls, city hall, paaralan at ospital. Ito'y para malaman ang mga posibleng pinsala ng lindol kagabi. Sa Kabadbaran City, nakuna ni Chakonjer Dodong Concha Jr. ang vigil sa isang lamay nang tumama ang malakas na lindol. Sa Davao City, nakunan din ng video ng residente ang paggalaw ng isang high-rise building sa Quimpo Boulevard, Davao City. Kita rin sa ibinahaging video ang pagsayaw ng mga ilaw sa ikasampung palapag na isang gusali sa Davao City. Natibag naman ang semento sa ilang bahagi ng isang kondominium sa Obrero, Davao City. Ramdam din hanggang sa probinsya ng Leyte ang malakas at matagal na lindol. Sa mga video, makikita ang paggalaw ng ceiling fan at ng pintuan. Sa isa pang video, makikita rin ang paggalaw ng chandelier. Sa Javier Leyte, nag-brown out matapos ang pagyanig. Sa Barangay Ubos, San Francisco, Southern Leyte, kita ang pagtaas ng tubig o high tide sa dagat matapos maramdaman ang malakas na lindol. May mga residente na ang nagising sa lindol at nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Nagmatsyag din sila sa galaw ng tubig dahil inilabas ang tsunami warning. Natakot ako kasi nag-warning kasi na may tsunami daw. Tapos yung daling araw, alaon na, pumunta ako dito sa dagat kasi yung bahay nang malapit sa dagat. Tinanong ko yung sitwasyon dito. Magdamag kaming nagbantay, binantayan namin yung lindol kasi laging nag-aftershock. Iba-ibang lakas ng lindol ang... Sa account ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag nito na patuloy ang pagbibigay ng assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Humiling din ang Pangulo na magkaisa lalo na sa ganitong panahon. Naniniwala siyang malampasan ang lahat ng ito at kayang bumangon ng bawat isa. Nakipagtulungan na ang DSWD at DILG sa mga LGUs. Patuloy ang assessment ng DPWH sa Caraga Region bilang suporta sa OCD at NDRRMC. Charmaine Awitan, ABS-CBN News. Mga kapamilya, kaugnay pa rin po ng hiwalayan ng power couple na Kathniel. Inihayag ng ABS-CBN Management at Star Magic ang respeto at pangunawa sa naging desisyon ni na Catherine at Daniel. Pakiusap ng management ang dalawa. Igalang ang mga pahayag ni na Catherine at Daniel at huwag na itong dagdagan. Huwag bigyan ng ibang kahulugan o gawa ng kwento at fake news. Hindi sila nagbigay ng panayam o bagong statement dahil nasabi na nila ang saloobin sa kanilang social media accounts. Hiling din ng ABS-CBN Management at Star Magic ang respeto para kina Catherine at Daniel para makatulong sa kanilang paghilom at pag-move on. Tiniyak ding mananatili ang taus-pusong suporta at pagmamahal ng ABS-CBN Management at Star Magic kina Catherine at Daniel. Ibinahagi ng ilang kababayan ang kanilang mga video ng tumama po ang malakas na lindol Sabado ng gabi. Marami sa kanila ang nakaramdam ng takot pero hindi rin nakalimutang manalangin. Nagpa-patrol, Rod Macenas. Pasado alas 10:30 Sabado ng gabi nang maramdaman ang magnitude 7.4 na lindol sa isang coffee shop sa Bislig City, Surigao del Sur. Sa lakas ng pagyanig, tumalo na sa harapan ng counter ang dalawang barista palabas ng tindahan. Naglaglagan na rin ang mga gamit. Napatakbo pati ang ilang customer sa labas nang maramdaman ang malakas na lindol. Sa Tagum City, masaya pang nagiinuman sa isang bar ang mga kasama ni Glenn Ambasan nang maramdaman din ang lindol. Oh my God!
Napaiyak pa ang ibang nasa bar dahil sa takot. Sa Davao City, agading nag-duck at cover ang mga tao sa isang bar nang maramdaman ang lindol. Habang nagsisigawan ang karamihan, nagsimula namang magdasal ang dalawang host na may hawak ng mikropono. Sa Kapalong, Davao del Norte, nasa loob ng isang convenience store si Remer Lau nang tumama ang lindol. Agad silang naglabasan pati na ang mga crew ng tindahan. Kita pang nagbagsakan ang ilang mga paninda. Sa Surigao City, nakuna ng CCTV ang pagtama ng malakas na lindol sa loob ng simbahan. Dinig pa ang pagyugyug sa bahagi ng Bethel Church habang papalakas ng papalakas ang lindol. Soksok mo sa ilalo! Soksok mo sa ilalo, ma'am! Sa video na Manibayan Patroller John Cabillas, nasa isang inn sila sa Santa Josefa, Agusan del Sur, kasama ang iba pang mga katrabaho nang yumanik ang lindol. Nagtago sila sa ilalim ng lamesa at hinintay na matapos ito bago nag-evacuate. Rod Macenas, ABS-CBN News. Binigyan ng mainit na salubong sa ASAP natin to si Miss Universe Philippines, Michelle D. Hindi raw akalain ni Michelle ng beauty queen na makakatungtong siya ng ASAP stage. Nakatakda naman ang grand homecoming parade ni Michelle sa December 10 sa MOA Complex, Pasay City. I didn't even expect it, but I'm so grateful for, you know, that outpouring request by all of the fans and the supporters, people that have been so passionate and supportive of Miss Universe. Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mahigit 135 Chinese militia vessels na ilegal na nananatili sa Hulyan Felipe Reef. November 13 ng unang mamamataan ang 111 barko ng Chinese Maritime Militia sa lugar. Nadagdagan pa ito at nasa 135 na base sa huling monitoring ng PCG. Inatasan ni National Security Advisor at National Task Force on the West Philippine Sea Chairman Eduardo Año ang Coast Guard na magpatrolya para tutulan at idokumento ang ilegal na pananatili doon ng mga barko ng China. Iniulat din ng Coast Guard na hindi tumugon ang mga barko ng China sa isinagawa nitong radio challenges. Kapanapanabik ang Game 2 ng UAAP Season 86 Men's Basketball Finals sa pagitan ng UP Fighting Maroons at DLSU Green Archers. E mukhang may Game 3 ah. Alamin nga natin live mula sa Araneta Coliseum ng Papa Droll, Jack Batalyones. Tama ba ako, Jack? Mukhang magkaka-Game 3. Nako Alvin, no, sa mga fans ng UP Fighting Maroons at pati na rin ikaw, Zed, takpan mo ang iyong tenga dahil lamang ang De La Salle Green Archers 71-55 dito sa fourth quarter ng Game 2 nga ng UAAP Finals ng Men's Basketball. Alam nyo, importante ang laro nito. Of course, sa parehas na kupunan, no, na lamang sa serye ang UP, pero pag nanalo nga ang La Salle, magkakaroon ng pag-asa, may Game 3 sa Wednesday. Alam nyo, maganda naman ang simula sana ng UP Fighting Maroon sa laro na ito sa tulong ni Malik Diouf at lamang sila ng 12-2 sa first quarter. Pero bumawi at dumikit pa ang La Salle bago matapos ang first quarter dahil sa mga tres ni Mark Nonoy at ni Escandor. Pagdating ng second quarter, Alvin, no, talagang humigpit ang depensa ng Green Archers at sa loob ng 3 minuto ng second quarter, 1 point lang ang naiscore ng UP Fighting Maroons at nagkaroon pa ng stretch hanggang 6 minutes ay 3 points lang ang naiscore ng UP Fighting Maroons. Kaya nga talagang lumamang na ang De La Salle Green Archers dyan sa quarter na yan. At bago matapos ang halftime ay 44-38 ang score. At pagdating nga sa third quarter, lalong uminit pa ang De La Salle Green Archers at lumamang pa nga ng 20 kanina sa pagsisimula ng fourth quarter. Pero again, hindi pa naman tapos ang basketball. Bilog ang bola. Sa ngayon, binagsisigawan pa sa loob. So, ibig sabihin, maganda pa rin ang laban. Pero again, pag nanalo ang De La Salle Green Archers, may Game 3. At kanina lang, Alvin, may habol ko lang sa individual awards kanina. Nanalo bilang MVP si Kevin Kiambao ng De La Salle Green Archers. At ang Rookie of the Year sa UAAP ay si Francis Lopez ng UP Fighting Maroons. Alvin. Go La Salle!
Nagalit si Zen sa iyo, Jek. Oh. Maraming salamat, Jek Batalliones. O, ganun talaga. Ba't di ka naka-green? Blue at Ateneo pala yung kulay. Hindi, lasal tayo eh. Ganun talaga para mas exciting. Oh, diba? Para may game 3. Correct. May ticket na ba? Ayan na. Yan na. Mag-aagawa na sa ticket niyan. Si Gretchen Pulido, baka manood. Do or die. No? Go, Lasal! Go, UP Maroons! UP fight! Kaya pala nakamaroon ka. Natalo tuloy. Nanalo nung last time. Nanalo kami nung last time. Malay mo, meron pang ilang minuto na lang bawin. Wala na yan. Lasal na. Ano malay mo! Wala na. Animo! May game 3. Okay, sige, go. UP fight! At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. 22 days na lang. Pasko na. Go, Lasal! Ako po si Alvin at Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo. Go, Lasal!